Good morning everyone. Ayan, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa mga bago pa lamang po sa ating channel, please don't forget to subscribe and click our tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Disclaimer mga idol, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pangunawa. Kaya kung ikaw ay wala po nito, maaari na lamang pong mag-skip at pamili ng mga videos na nararapat po para sa inyo. Mega love shout out po kay Jomar Lunasco. hindi ko na matandaan. Ayan. So yan ang ating friend, ayan, na bagong sumusuporta sa ating channel. Alright? So maraming salamat po, idol. Ayan. So ang topic natin ngayon, mga idol, ay kung paano maramdaman ng babae yung kung gaano ito kasarap. Ayan ang ating topic for today's video, kasi marami pa rin sa mga kalalakihan ang hindi alam yung mga sikreto kung paano nila mas mapaalab or mapainit or mas yung kanilang mga partners, ano. So ang mostly kasi na ginagawa ng mga kalalakihan is sige na lang silang kadiyot o di kaya bayok o di kaya sige na lang diretsong paso. Mga pari ko, hindi ito minamadali kapag kayo ay gustong makaraos, diba? So sana isipin nyo rin kung ano yung magiging pakiramdam ng isang babae. Syempre ang babae kasi once na ang tawag dito, once na naramdaman nila or once na nakita nila na gusto nyo makipag-uun sa kanila, syempre iniintay din nila yung kung paano mo ito siya mapasaya or kung paano mo ang tawag dito, kung paano mo gagawin yung mga inaasam-asam niya. Kaya dito ko sinasabi mga pare ko na yung communication is napaka-importante talaga dito, ano, kasi minsan hindi nyo alam na si Maricoy ay hindi pala gusto yung ginagawa mo. Halimbawa, may mga posisyon na talaga naman na hindi gusto ng mga kababaihan. Hindi naman sa hindi nila gusto, pero minsan nakakasawa. Ito yung sinasabi natin na missionary, yung si babae na sa ilalim at ikaw naman sa itaas. Napakasimpleng position yan para sa aming mga kababaihan, no, mga parikoy. Napakasimple, pero depende na rin kung paano nyo ito paano nyo ito mapasarapin, diba? Para sa pagluluto lang din ng pinakbet. Ano nga ba yung pinaka main ingredients nito para mapasarap yung isang pinakbet? Syempre yung bagoong. Diba yun yung sikreto kung paano pasarapin yung pinakbet. Ganon din yung pinakasimpleng posisyon na madalas na ginagawa natin sa kipag, diba? So, itong posisyon na ito ay talaga naman na number one. Talagang number one ito ng mga idol na ginagawa natin, no? Hindi natin maipagkakaila. Kahit na sabihin natin na hindi naman yun yung, hindi eh, as in yun yung unang-unang ginagawa natin na posisyon. Kahit sa mga baguhan lang, yun talaga yung ginagawa nila. Pero syempre sa mga matagal lang nagsasama, so alam na nila kung ano yung ginagawa nila. Pero based on our experience, yun pa rin yung missionary position pa rin yung talaga naman na madalas na ginagawa natin. So paano nga ba natin ito ka-excited kumbaga, para may excitement na yung magkabilang panig. So syempre hindi lang basta ka pasok. Although let's say na andun ka na sa taas, sige ka lang ng kadyot, 'di ba? Syempre hindi ganoon, hindi 'yun yung proseso, no, idol, kasi minsan ang mga lalaki iniisip lang nila yung ano eh, yung kung paano sila makaraos, kung paano nila mairaos or paano nila mailabas yung init ng katawan nila, no. Sana isipin din ninyo yung side ng babae. Syempre kahit ganoon kasimple yung posisyon na 'yon, is talaga naman na may paraan pa din para mapasarap ito.
paano nga ba, o, di ba? Ito yung sinasabi natin, natapusin nyo hanggang sa dulo ang ating video. Siyempre, ang mga babae kasi minsan may mga parte ng katawan nila na talaga naman na kahit ganun kasimple yung posisyon na gagawin mo sa kanya, kapag sinasabayan mo habang ikaw ay bumabay o umiindayog doon o gumigiling ka doon sa taas, ay talaga naman na mas mapapasarap mo ito sa, or mapapaungol mo pa yung partner mo sa pamamagitan ng ano, maraming parte ng babae na pwede mo itong maidagdag habang ikaw ay naandoon sa taas. Hindi lang sige ka ng galaw doon sa na nakapasok si Junjun doon sa petsa. Hindi yun ganun kadali para sa amin, or hindi kami na nag-e-enjoy. Lalong-lalo na sa mga palaging ginagawa yon sa mga partner nila, hindi masarap para sa amin, hindi masaya. Kumbaga, so pinapakita na lang namin na masarap or masaya, gawa nga ng para makaraos kayo. Pero sa totoo lang, nakakasawa yung posisyon na yan. So para sa akin, para mapasarap ito ng aking partner, eh, talaga naman na pinapaano ko yung aking yan sa harap. Talaga naman na kung hindi niya nilalaro sa pamamagitan ng mga daliri niya, ay sa pamamagitan ng kanyang mga dila. Siyempre, huwag gamitin ang ngipin kasi masakit iyon. Kahit na gaano pa ang tawag dito, kasarap yung gagawin mo doon sa party na yon, kung hindi nararamdaman ng partner mo na yung pagka gentle ng paggawa ng paghaplos mo doon sa kanya, is talaga naman na hindi niya ma-appreciate yon. So halimbawa nasa labi yung kanyang kiliti din, at or kapag naghinalikan mo siya, ay talaga naman with matching dila to dila, is talaga naman na nakakadagdag din yun, no, idol, ng init ng katawan pag nakikipaghalikan ka doon sa partner mo ng dila to dila, yung halos nagpapalitan na kayo ng laway. Syempre importante dito yung hygiene pa rin, mga pare ko, no, kailangan mabango ang iyong hininga. 'Di ba? So nakakahiya naman makipag espadahan ka ng dila sa partner mo kung 'di ba hindi ka naman lang nag-toothbrush ganyan. So kailangan pa rin ng hygiene dito. So kahit ganun kasimple yung bagay na sinasabi natin na posisyon, is kailangan pa rin ng mga galawan, kumbaga, no, hukage. 'Yun. Syempre, wag hayaan na yung inyong mga kamay or ang inyong mga palad ay walang ginagawa. Sabayan nyo habang kayo ay naandun sa taas niya, at habang kayo ay nagpapasarap doon sa taas niya, is sabayan nyo din ng haplos, o di kaya halik sa kanyang tenga, halik sa kanyang leeg, sa kanyang labi especially, o di kaya sa kanyang bat, o di kaya sa kanyang, di ba, sa kanyang hina sa harapan, di ba, sa kanyang osus. Walang parte ng babae na talaga naman na merong kilite, kumbaga, hindi maiiwasan yan. Kaya kung naramdaman mo na kung doon sa pakikipaghalikan niya sa'yo is doon siya may gana or ginaganaan or na-enjoy niya yon or nasasarapan siya doon, kasi pagpatuloy mo yon, idol, habang ikaw ay naandun sa taas niya at may ginagawa. So kapag naramdaman mo na yon, ay talaga naman na sumasabay na siya sa pag-indayong, sumasabay na siya sa pagkandit, or gumigiling na rin siya kahit na siya ay nasa ilalim, ibig sabihin ay ini-enjoy niya yung ginagawa mo sa kanya, na kahit alam mo na simple lang yung posisyon na yon, ay napapasaya mo siya. Okay, so hanggang dito na lang, mga idol. Sana nagustuhan nyo ang ating vlog. Ayan, God bless everyone. Ayan, see you again on our next vlog. Bye-bye!